8 days na lang yata. O tama, April 29 ngayon, 8 days na lang before election. Kumusta mga kakampon? Mga kulay lats, makahabol pa? Wala na, di nagkakayanin. And this time mga kababayan, to give you updates sa activity po ni DBN. Ang kampo mga kababayan ni Bongbong Marcos, sabi rito, Marcos to slow down on campaign sorties and will focus on vote protection for unity. Yan. So hindi na maglalabas mga kababayan, and you know, for security reason na rin siguro. Di ba? Kailangan pumirmi na sa isang secured na lugar si Bongbong Marcos para maingatan natin ng maigi ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. BBM! BBM! Kahapon yata yon, or the other day, kausap niya yung mga gobernador, and 10 governors yung kausap niya. Siguro by batch sila kakausapin niya para talakayin yung mga strategies para sa proteksyon ng balota. Diba? So sabi rito mga kababayan sa balita, Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said his camp is slowing down on campaign sorties para siguruhin to ensure his and running mate Davao City Mayor Duterte's big lead in the pre-election surveys are converted to actual votes sa May 9. Di ba? The Partido Federal ng Pilipinas met with reporters in Cagayan de Oro in his first face-to-face press conference since the national campaign period began on February 8. Sunod-sunod pa rin ang aming mga sorties, although nag-slow down na kami ng county because we were starting to attend to other outstanding issues, especially vote conversion and vote protection. So tama ito, mga kababayan, na mga ginagawa ng kampo ni Bongbong Marcos. Kita niyo, advance siya magano and organized. Abang si Lenlen na capture doon sa hindi natin niya kakayanin sa live streaming. 13 days niya na lang, hindi natin kakayanin. Sabi ko sa inyo, malayo talaga po. Kahit sa mga detalye kung paano gagawin ang mga yung nagpapaikot lang sa kanya, yung mga handlers niya, ito mga sinanay po, parang robot lang. Tama po yun, BBM, kasi ito yung balita, i-share ko sa inyo. Smartmatic hacker sa data on poll precincts, Cybercrime Probe Center. Sabi po ng Cybercrime Probe Center, may data daw, mga kababayan, ng ng mga poll precincts, yung mga hackers, the alleged hackers who were arrested for the Smartmatic data breach had data on polling precincts nationwide. Nakuha nila yun eh. Ito po yung sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. The suspects gave CICC IT operatives access to data including codes and numbers. Delikado po ito, kaya kailangan talagang pagmitingang maigi, konsultahin mga kababayan ni Bongbong Marcos yung kanyang mga IT experts din. Diba? Para malaman, ma-counter itong mga itong mga pinaplano ng mga masasamang loob
mga salamangkero. So that is according to Executive Director Undersecretary Cesar Mancao. Authorities earlier denied that the hacker group XSOX acquired any data related to the 2022 elections. Earlier, I've said it's coming from my IT operative. I have not seen it myself. I still have to verify it again. Surely, I can tell that I've seen in the evidence shown to me previously that this group had given our IT operatives the data for voting precincts all over the country, cluster precincts, their codes, their numbers. Sabi po mga kababayan ni Mancao in an interview. The suspects were identified as Joel Ilagan, Adrian De Jesus, Martinez, and Jeffrey Cruz Limpiado, the mastermind, according to Mancao. The group could not have had access to the COMELEC automated election system, sabi po ni Mancao. They guaranteed politicians a sure win, but again, this is just a ploy to scam these candidates. Medyo nakahinga tayo with this na hindi man daw na-access yung automated election system ng COMELEC nitong mga hackers. Kundi ang gustong mangyari nitong mga hackers, ang objective nila ay mang-scam ng mga politicians na pwede nilang kwartahan, di ba? Yung sabi, binibinta yun ng 60 million. Truly, it's COMELEC who will be handling the elections in the automated software will still undergo a lot of security checks and a lot of firewalls. Pero kailangan siguruhin, what if may insider po? Di ba? And this is, it's not far from, na mayroong bantay sa lakay, sabi nga, na nasa loob ng, di ba? Nasa loob mismo ng komisyon. Iyon ang dapat na matrace ng ating mga authorities. Kasi matagal na to na ginagawa. Di ba? Noong mga panahon, active pa ako sa radyo at may mga kaibigan akong mga politiko, naririnig ko na to. Gusto mo niya na masiguro na mananalo yung kandidato mo? May mga kilalaan niya kami sa loob. Matagal na to. Remember during the time of GMA? Sabi ko sa inyo, may mga operators talaga po. May mga operators. The group has also hacked the websites of NAPOCOR and the Department of Science and Technology as well as the private retailers, sabi po ni Mancao. That's it. Ngayon, para hindi kayo masyadong kakaba-kaba, yan, depende kung maniniwala kayo dito sa balitang ito na galing mismo sa Commission on Election. But ako, kung ako sa inyo, baka kasi it could, result to distrust sa result ng election. Ini mo man masisisi yung mga tao kasi lumitaw nga eh. Sabi nga, pag may usok, may apoy. Sa kung ano yung iisipin, lalo't the enemies of Bongbong Marcos, hindi lang po local siya. It is funded from, basahin niyo po ang itong tawag dito. Column ni Bobby Tiglao. It is telling. Yung ngayon, very telling, mga kababayan, yung column ni Bobby Tiglao. Ikuan ko sa inyo. Madali lang po. Bobby Tiglao.
nangingiilam po talaga mga foreign ano, powers. Sabi dito, yan o. BBM Sara, nation resisting US interference. Ang ibig niyang sabihin dito, with the high ratings, almost landslides na po, 64% will vote for Bongbong Marcos. And sa unit team kay Inday Sara, the Filipino masses anya have resisted American efforts to get their candidate Lenny Robredo to grab power next month. They have seen through the lies and deception built up for 36 years since EDSA. So, yun po mga kababayan, lumalabas dito po sa column ni Bobby Tiglao, ang tao ng Amerika rito, gusto nilang iluklok sa posisyon, si Santa Mama. So, iisipin ninyo, what? Tatanong ninyo, almost unbelievable man anya, baliktad po ang totoo, kahit yung panahon ni Marcos. Si Marcos po, mga kababayan, lagi nating nababasa sa ano, headlines sa mga periodiko. Marcos tuta ng Amerika. Baliktad po, ang tuta po ng Amerika, yung mga grupo na nagpatalsik kay Marcos. Yan ang totoo niyan. Dito naman po, parihas po. Ayan. Si Bobby Tiglao po, malawak yung kanya pong network, sources of information. And Bobby Tiglao was one of them dati. Allies nila, kauri nila, ibumaliktad na si Bobby Tiglao. So, malalim yung kanyang alam. Sabi ko sa inyo, basahin ninyo po ito kasi hindi ko pwedeng i-discuss in full dito po sa aking channel kasi baka ma-restrict. Yung Facebook ko nga po restricted for ano 24 hours. Mamaya mag-expire. Mamayang hapon pa. Bakit? Nag-share po ako ng ano, ng yung pagmamura na anak ni Santa Mama nangyari doon sa Baguio. Nag-post sa ano sa Twitter si yung bunso yata yo ayo shinare ko lang afterwards biglang nawala yo shinare ko may restriction na kasi hawak po nila yung social media rito ang mga fact checkers po alam na ninyo kung sino na funded nila po nitong mga foreign powers. You see? Going back dito sa ating topic sa mga hackers, sabi ko nga, we trust yan. No? The Commission on Election na sana po mangibabaw yung inyong patriotism. Di ba? Pagmamahal sa ating bayan. Huwag kayong padadala dito sa mga foreign interest po. Parang, that is sell out. Pag-traidor yun sa ating inang bayan. So, yun po ang ating pakiusap sa inyo. Kung ano yung will of the people, of the majority of our voters, yun dapat po ang lumabas. Okay po? So, sabi ng COMELEC, hackers cannot manipulate 2022 polls results. So, We stick on that. The Commission on Elections on Thursday assured voters that hackers cannot manipulate the results of the upcoming elections, sabi rito sa balita, in exchange for money. Mali. Tumalsik yung... saying the system utilized by the poll body is secured and nobody can hack into it.
Recently, three alleged hackers who claim that they can rig the results of the elections in exchange for money were arrested by authorities. They have been asking money from candidates, vowing them of assured victory in the polls. So, during a press conference, Comelec Commissioner Marlon Casquejo dismissed such claims by hackers by saying that they are just scamming the candidates. Siyanawa, mga kababayan. Ganon nga. Well, kahit ano pang gawin nila, they cannot manipulate the results of the elections. Nangyari na kasi ito eh. Biglang nag-hang. Siyempre, maraming madadamay, pagtatakpan, lalo pat kung may evolve na malaking pangalan. Di ba? Worse kung top officials. Kaya nga, eh di ba hanggang ngayon, hindi pa umuwi po yung dating Comelec Commissioner tumaka sa Amerika. So, hindi mo mawawala yung pagdududa ng mga tao. Kaya, pasiguro po dapat bawat isa sa atin. You see? That is how secured our system when it comes to our election, sabi po ng commissioner. According to him, the supposed attempts to obtain data from Comelec employees is useless. He stressed that the three individuals recently nabbed were just scammers. Oh, ganon, mga kababayan, ang ano, mga balita ngayon. So anyway, maraming salamat. Yan lang po ang ano, ang gusto kong ipaabot sa inyo, and siyanawa maging maayos, tahimik, at we have an honest election. Kung may mga glitches man, hindi yung major glitches, mga kababayan, that could change the counting. At yung frontrunner, mga kababayan, matalo. Hindi dahil sa hindi ibinoto, kundi natalo dahil sa salamangka. Di ba? Iba ka magkagulo pag ganun, ang mangyari, hindi na makapagpasensya yung mga mamamayang Filipino. So anyway, mga kababayan, yan man lang po. Baka gusto niyo itry itong ating product, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Anti-Aging, pinapahid sa mukha twice a day. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, mainam pong itry ninyo po ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink, gawa po sa goji berry. Yung goji berry po, kwan siya, may anti-cancer properties kasi. Hindi man po ito gamot ha, food supplement lang po siya. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.